Lumipas pa ang ilang linggo at bumalik na sa normal ang buhay ni Arturo. Hindi na siya ginagambala pa ng mga aswang sa sityo Banakon. Dahil siguro, nalaman nilang kaibigan niya si Kuyang na may dala-dala ng malakas na mutya. Naging kampante na noon si Arturo, di na ito kinakabahan. Kahit pa kung saan sa ang bahagi na siya ng sityo magpunta. Dahil nga sa tuwing makakaramdam ito ng panganib, ay nagpapahid lamang ito ng langis na bigay ni Kuyang. Kaya amoy na agad ng mga aswang na hindi siya basta-bastang tao na maaari nilang kantiin. Unti-unti, nabuo na din ni Arturo ang trabaho niya sa sityo. Unti-unti, ay nagawa niya na ang mga report na kailangan niyang ipadala sa Maynila upang malaman ng gobyerno ang mga pangangailangan sa infrastruktura ng sityo. At isa na nga doon ay ang pangangailangan nila sa isang ospital. Wala kasing ospital doon sa lugar na yon. Kaya naman, kung may mga ilangan man ng agarang tulong medikal, ay sa kampo ng militar pumupunta ang mga ito. Swertihan lamang din kung may doktor na naka-duty sa mga oras na yon na para naman sa mga sundalo. Dahil kung wala, ay kailangan pang ibiyahe ang pasyente ng mahigit 3 oras mula sa sityo paluwas ng Kapitolyo ng Aurora para lamang maasikaso ng mga doktor. Dahil nga walang manggagamot, ay umasa na lamang sa mga albularyo ang mga tao sa sityo maahas. Ngunit sa mismong lugar na iyon, ay tanging si Kuyang lamang ang marunong manggamot. Kakaiba ang paraan ng panggagamot nito. Dahil hindi gamot ang ipinapainom niya sa mga taong may sakit na lumalapit sa kanya, kundi dugo ng kobra. Kung malubha na talaga ang sakit ng tao, ay ipapakagat niya ito sa isang Banakon. Ang Banakon naman na ito, ang siya na daw magdadala ng sakit ng taong iyon o ang siyang mamamatay kapalit doong taong may sakit. Epektibo daw ang paraang ito, lalong-lalo na doon sa mga kinukulam o sa mga kinukuha o pinaglalaruan ng mga engkanto. Isang araw, habang nag-i-inspeksyon sa isang kalsada, ay napansin na lamang ni Arturo ang kumpulan ng mga tao sa isang tindahan, hindi kalayuan sa kanilang kinatatayuan. Agad-agad ay nilapitan niya ito, at doon ay nakita niya si Kuyang na may ginagamot na isang batang namamaga ang kanang paa. Napaglaruan ng elemento ang batang ito. Maganda pa ay kumuha po kayo ng 5 manok at iaalay natin ito doon sa sapa para tigilan na ito ng mga elemento. Wika ni Kuyang habang nagpapaliwanag sa pamilya ng batang namamaga ang paa. Nagkukulay ube na din ang paa nito na talaga namang namamanas at nagtutubig. Noong nakasiguro na ngang si Kuyang ang nanggagamot, ay agad na lumapit dito si Arturo at kinumusta ito. "Oy pre, kumusta na? Nanggagamot ka din pala no?" Bati ni Arturo kay Kuyang. Sumagot naman ito na nanggagamot naman daw talaga siya kung minsan. Lalo na kung talagang malala ang karamdaman ng tao, ay hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ito. Isa daw ito sa mga kakayahan ng kanyang mutya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi niya magagamot ang bata dahil kaparusahan daw ito sa panggugulo ng bata sa lungga ng mga elemento doon sa sapa. Kaya naman ang gagawin niya lang ay kakausapin niya ang mga nakatira doon at mag-aalay na lamang siya ng 5 manok. Lalong namangha noon si Arturo kay Kuyang dahil kung iisipin, magkaedaran lamang sila nito. Si Arturo kasi ay nasa 23 anyos pa lamang noon, samantalang si Kuyang naman ay 25 anyos. Batang bata pa, pero ang respeto at tiwala ng mga tao sa sityo maahas sa kanya ay parabang isang matandang dalubhasa na itong si Kuyang. Bagamat marami pa rin ang nagdududa sa katauhan ng lalaki. Matapos nga ang gamutan, ay nagbiling nga itong si Kuyang na mag-iwan ng 5 manok doon sa sapa ang pamilya ng bata bilang alay at paghingi ng dispensa para sa nagawa ng kanilang anak.
Si Kuyang na daw ang bahalang kumausap sa mga iyon. Dahil medyo napagod sa gamutan itong si Kuyang, ay inaya niya muna itong si Arturo at ang mga kasama niya na magmeryenda muna doon sa tindahan. Sagot naman daw ng pamilya ang pamerienda, kaya walang poproblemahin si Arturo. Sabay-sabay nilang nilantakan ang masasarap na bagong lutong suman at kutsintang ibinebenta sa tindahan. Habang kumakain, ay nagbilin itong si Kuyang kay Arturo. Pre, kung may gagawin kayo o ipapagawang isang lugar, sabihin niyo muna sa akin ha, kasi baka may nakatera doon at baka kung mapano pa kayo. Sinang-ayuna naman ito ni Arturo at hindi niya raw ito kalilimutan, lalo na nga doon sa tulay kung saan ito nakatira. Baka yun daw ang unang ipagawa ni Arturo. Subalit imbis na matuwa dahil magagawa na ulit ang tulay, ay tila ba sumimangot ang mukha nitong si Kuyang. Wika nito ay huwag nang ayusin ang tulay dahil baka hindi nila magustuhan kapag nalaman na nila kung sino-sino ang mga nakatera doon sa kabilang bahagi ng ilog. Magtatanong pa sana si Arturo, ngunit hindi na siya nasagot pa ni Kuyang dahil kinailangan na nitong pumunta sa sapa. Bago maghiwa-hiwalay, ay sinabi ni Kuyang na mag-iingat si Arturo at sasama raw ito sa patrolya ng mga sundalo kinahapunan. Minsan kasi ay isinasama ito ng mga sundalo dahil isa si Kuyang sa mga taong kabisadong kabisado ang buong sityo maahas. Pati na nga ang pwesto at taguan ng mga rebelte ay kabisado rin nito. Kaya palagi itong isinasama ng mga militar kapag magsiscout sila sa mga rebelde. Dahil na rin sa kakaibang kakayahan ni Kuyang na mapakiramdaman kung may mangyayari bang kakaiba habang nasa loob sila ng kagubatan. Kinahapunan ay dumating na nga ang bagong grupo ng mga engineer. At ang grupo na ito ay pinamumunuan ng isang engineer na nagngangalang Irvin. Ang grupo nila Irvin ay ipinadala ng National Office para tulungan si Arturo sa kanyang mga trabaho. Hindi kasi katulad ng mga naunang field engineer, tumagal nga doon sa sityo si Arturo. Kaya naman nakapagpadala na ito ng report sa Manila, hindi katulad ng mga nauna sa kanya na maagang nawawala o di kaya naman ay hindi na nakakapag-report pa. Oh mga pare, ako nga pala si Arturo. Medyo matagal na rin ako dito. Mga 3 buwan na rin siguro. Okay naman dito sa sityo maahas. Basta sundin nyo lang ang mga sinasabi at ibibilin ko sa inyo. Tatagal din kayo dito. Malalayo tayo sa kapahamakan dito. Una, pagdating ng gabi, wala nang lalabas sa inyo. Sama-sama lang tayo dito sa loob ng opisina. Hindi na tayo kukuha ng iba pang kwarto. Kasi malapit lang naman ito sa kampo ng mga sundalo. Bungad ni Arturo sa mga bagong kasama. Ngunit tulad din ni Arturo noong unang punta niya doon sa sityo, ang mga bago niyang kasama ay mga taong galing din sa Maynila. Karamihan sa kanila ay mga hindi naniniwala sa aswang, duwende, maligno o engkanto. Mga bagay na talaga namang pagsisisihan nila pagdating ng oras. Ah, isa pa pala mga kasama. Kung sakaling makulit talaga kayo at hindi kayo masabihan na huwag lumabas, ang pinaka-safe na lugar dito ay ang bus stop. Kapag may nangyaring, ewan ko, hindi maganda sa inyo dito, sa may bus stop, doon kayo magpunta. Ligtas kayo ron. Doon na kayo mag-antay at magpalipas ng gabi. Huwag na huwag kayong aalis doon hanggat hindi nyo nakikita ang pagsikat ng haring araw. Dagdag na paalala ni Arturo dahil gusto nitong manigurado. Ngunit kahit anong sabihin ng taong tuwid, ay talagang pangahas ang mga taong hindi marunong makinig. Dahil noong araw ding mismong iyon, noong sumapit na ang alas 7 ng gabi, maagang natulog si Arturo sa loob ng kanilang opisina. Ang grupo naman nila Irvin, imbis na matulog na, ay tila ba naghahanap pa ng happy-happy sa paligid nila.
Bumulong ang isa sa mga kasama ni Erwin sa kanya. Ray, kala ko ba okay dito, sabi ng airpods mo. Bakit ang boring dito? Alas 7 pa lang eh, tulugan na. Ano ba yung si Arturo? Magpapari ba yan? Sabi nung isang kasama ni Erwin. Nagpaliwanag naman si Erwin na tama naman ang mga sinabi ng kanyang ama dahil pwede silang magpetix doon sa sityo habang wala pang bakanting posisyon sa Maynila. Ngunit kahit anong paliwanag ni Erwin ay di pa rin nakikinig ang mga tropa nito at talagang inaaya pa rin siyang lumabas ng kanilang tinutuluyan at maghanap kung saan po pwedeng mag-happy-happy. Eksaktong alas 10 ng gabi. Nagdesisyon sila Erwin at ang mga kasama niya na lumabas ng tinutuluyan nila at iniwan nilang mag-isa si Arturo habang himbing nang natutulog. Tuwang-tuwa naman ang mga loko-lokong bagong dayo sa sityo maahas. Parabang mga biik na nakawala sa koral na nagtatawanan pa sa madilim ng kalsada ng buong sityo. Ang hindi nila naisip na ang kanilang pagiging pasaway ay ang magdadala sa kanila sa matinding kapahamakan. Matapos ang mahigit 30 minutong paglalakad, ay narating na nga nila ang isang beer house na bukas pa. Nasa gilid lang ito ng kalsada. Malayo pa lang ay kitang-kita na nila ang pulang-pulang mga ilaw na siyang natatanging liwanag ng lugar na yon, sa tahimik at madilim na National Highway ng Aurora. Wala nang ang sinayang na oras ang mga ito at agad na tumakbo papunta sa beer house. Pagpasok nila doon ay agad na bumungad sa kanila ang naggagandahang mga babaeng balot ng lumang kasuotan at mga nakaupo lamang sa beer house. Agad-agad ay umupo ang grupo sa isa sa mga lamesa doon at mabilis na umorder ng kanya-kanyang beer at pulutan. Langya pre, meron pala ditong beer house? Eh bakit walang lumalabas pag gabi? Sabi ng isang tropa ni Erwin. Gumatong naman ang iba pang mga tropa na baka ginugoyo lamang sila ni Arturo at baka daw bakla talaga ito kaya ayaw lumabas pag gabi at mag-happy-happy. Bagay naman na hindi nalang pinansin ni Erwin dahil natoon na ang tingin niya sa mga naggagandahang dalaga sa loob ng beer house. Kahit na nakasuot ang mga ito ng tila ba mga makalumang damit, ay kitang-kita naman ni Erwin ang ganda at amo ng mga mukha ng mga ito. Maya-maya pa nga ay dumating na ang order nilang alak at pulutan na agad naman nilang nilantakan. Kanya-kanyang aya na din sila ng mga babae. Samantalang si Erwin ay naiwan sa lamesa at ayaw mag-table ng babae. Dahil ang sabi niya ay okay na raw sa kanya ang makainom lang ng alak. Naging masyadong mapusok ang mga kasama ni Erwin. Kahit na unang beses pa lamang na nakilala ang mga babae, ay nakipaghalikan na agad ang mga ito. Tila ba mga sabik na sabik sa laman ang mga loko? Habang si Erwin naman ay patawa-tawa lamang dahil medyo lasing na din ito sa dami ng alak na nainom. Maya-maya pa ay nagkanya-kanyang labas na ng bar ang apat. Bumulong lamang ang mga ito kay Erwin na may gagawin lamang daw sila sa labas kasama ang kanikanyang mga babae at babalik din naman daw agad matapos nilang magpakaligaya. Tinawanan lamang ito ni Erwin at nagpatuloy lang siya sa pag-inom at pagtingin-tingin sa loob ng beer house. Maya-maya pa ay tumayo ito para magbanyo. Ang banyo ay nasa likuran ng beer house, malapit sa kusina. Pasuray-suray na naglakad noon si Erwin. Pagpasok niya ng banyo, ay may mga narinig siya na nagbubulungan. At ang pinag-uusapan ng mga ito ay hinding-hindi niya malilimutan sa buong buhay niya. Anong gagawin ko rito? Sabi ng tinig ng isang babae. May sumagot naman sa tinig ng isang lalaki. Ilaga na muna natin lahat ngayon bago natin kainin bukas. Noong una ay wala lang naman yun kay Erwin. Siyempre beer house yun kaya ang iniisip niyang pinag-uusapan ng mga ito ay ang katay nilang baboy na kanilang ibebenta. Ngunit nang sumilip ito sa isang siwang ng kawayan na pader ng kubeta, doon na nakita ni Erwin ang pagpupumiglas ng mga kasama niya. Nakatali na ang mga ito, pilit na pumipiglas. Tapos,
Yung mga babaeng ka-table kanina ng mga kasama niya ay hindi pala tunay na mga maaamo at magagandang mga babae. Mga lalaki ang mga ito na nakabihis babae lamang. Kitang-kita ni Ervin ang tunay na anyo ng mga iyon habang hawak-hawak sa leeg ang mga kasama niya na parang mga manok na walang kalaban-laban. Nakataas ang buhaghag na buhok ng mga iyon, namumula ang mga mata at may matatalas na ipin at panay ang pagdaloy ng laway sa maluwag nilang bunganga. Noong siya na ang target ng mga ito at hinihintay na lamang na makalabas ng banyo, ay niyupi ng dahan-dahan ni Ervin ang yero sa pader ng CR habang nakatuon pa ang atensyon ng mga nilalang sa kanyang mga kasama. Dumaan doon si Ervin, sabay takbo palayo sa beer house. Mangiyak-ngiyak pa siya noon, ngunit wala siyang magawa. Noon lamang siya nakakita ng mga ganoong nilalang sa tanang buhay niya. Marami na siyang nainom na alak noon, ngunit nawala daw ang lasing niya dahil sa kanyang nasaksihan. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga nagsisigawang mga tao na parabang mga nauulol. Mas lalo pang kinilabutan nun si Ervin at binilisan pa ang pagtakbo pabalik sa sityo maahas. Habang tumatakbo, ay kitang-kita ni Ervin ang mapupulang mga matang unti-unting nakakahabol na sa kanya mula sa malayo. Takbo lang ito ng takbo. Kahit damang-dama niya na ang pagod, ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay makabalik sa sityo. Maya-maya pa, ay narinig at naramdaman na ni Ervin na malapit na sa kanya ang mga nilalang. Lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo hanggang sa nagsisigaw na siya. Tulong! Tulong! Ayoko pang mamatay! Ngunit kahit anong lakas ng boses niya, ay tila ba walang nakakarinig sa kanya kahit pa may mga nadadaanan na siyang kabahayan na malapit lang sa kalsada. Wala ni isa ang nagbukas ng ilaw o lumabas para tignan kung sino ba ang tumatakbong iyon sa kalaliman ng gabi. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay malapit na pala doon ang mga nagpapatrolyang militar. Isa-isang naglabasan ang mga ito sa palayan sa gilid ng kalsada, kung saan nga tumatakbo itong si Ervin. Nabuhayan siya noon at habang hingal na umiiyak, ay napayakap siya sa isang sundalo. Ligtas na ang buhay niya. Panay ang turo niya sa likuran niya na mayroon daw humahabol sa kanyang mga tao na may mapupulang mga mata. Ngunit ang mga sundalo ay wala namang nakikita, kundi ang purong kadiliman lamang. Sinabi ni Ervin na naiwan pa niya sa beer house ang mga kasama niya at kailangan nila itong iligtas. Kung hindi, ay lulutuin na raw ito ng buhay ng mga babae doon. Ngunit imbis na sumaklolo, ay sinabihan na lamang ng mga militar si Ervin na kailangan na nilang makabalik sa kampo sa lalong madaling panahon, bago pa raw sila ang pagdiskitahan ng mga nilalang sa dilim. Lumipas ang gabi na nasa kampo ng militar si Ervin. Kinabukasan ay nakabalik din naman siya sa opisina. Noong tinanong ni Arturo kung anong nangyari kay Ervin, ay sinabi ng mga sundalo ang nangyari noong gabing iyon. Noong gabing, nakita nila si Ervin. Naghahalong galit, awa at lungkot naman ang naramdaman ni Arturo. Dahil nga sa hindi niya napigilan ang mga kasama noong gabing iyon. Kung gising daw lamang siya, ay baka buhay pa ang mga kasama. Nagsalita naman si Kuyang na hindi niya kasalanan ang kapabayaan at pagiging arugante ng ibang tao. Bagay na pinagtaka ni Arturo, tapos may naalala siya. Teka, nandoon ka nga pala, di ba? Kasama ka ng mga sundalo nung nagpapatrol sila.
At nung nakita nila si Ervin, eh bakit hindi mo siya tinulungan? Eh di, baka buhay pa sana sila ngayon. May galit na sabi ni Arturo kay Kuyang. Tandaan mo, Arturo, nailigtas na kita laban sa isang buong angkan ng mga aswang. Hindi ko na pwedeng kalabanin pa ang isa pang angkan para lamang sa mga pasaway na kagustuhan ninyong mga tagalabas. Hindi ko isusugal ang buhay ko para lamang sa kanila, Arturo. Sa'yo lamang ako nakatutok dahil alam kong matino kang kausap. Hindi ako si Superman, Arturo. Hindi ako immortal. Tandaan mo yan. Sagot ni Kuyang habang nakatalikod kay Arturo. Ramdam din ni Arturo ang galit at ang pagluha ni Kuyang. Pero alam din niya sa sarili na tama si Kuyang. Hindi niya pwedeng saluhin ng saluhin ang lahat ng problema at kalabanin ang lahat ng angkan ng aswang na naninirahan sa sityo maahas. Sapat na ang nailigtas siya nito mula sa kapahamakan. Noong nalaman ng mga sundalo na hindi na makakausap ng matino si Ervin, ay pinagpasyahan na lamang nila na ihatid na ito sa Maynila. Sa limang magkakaibigan, ay siya na lamang ang nakabalik ng buo sa Maynila. At ang balita pa, magmula daw nang makauwi ito sa Maynila, ay tila ba nawala na ito sa katinuan. Nagkaroon ng sakit sa pag-iisip si Ervin matapos ang mga nakakatromang pangyayari. Hindi na ito nakakapagsalita ng maayos. Tulala ito at palagi na lamang nagtatakip ng muka. Idineklara na lamang nila na mga napatay o nadukot ng mga rebelde ang iba pang mga kasama ni Ervin at hindi na makakabalik kailanpaman sa Maynila. Matapos nga noon ay di na nagpadala muli ng tao ang National Office para sa sityo maahas. Tanging si Arturo na lamang at ang ilang mga empleyadong taga doon din ang nag-aasikaso ng mga gawain nila na dapat ipasa sa gobyerno.